Alright, so magandang hapon po sa inyong lahat. This is Pastor Jonathan Pascual coming to you live from King James Bible Baptist Church, San Vicente, Tarlac City. And ito po ay pagpapatuloy po ng ating pag-aaral sa Book of Matthew. At tayo po ay nahinto, no, pasamantala. And we are trying to cover up those losses. At sana po, no, maging maganda po yung ating magiging audio ngayon. And this will be live. At kung meron po kayong mga questions, and somehow, no, maisingitin po yung mga pre-request po natin, ay pwede po mamaya, no, sa ating mga comments. Okay, bago po tayo magpatuloy, tayo muna po ay manalangin. Let's have a word of prayer. Tayo po ay mag-pray. Nalangin po, Diyos, na pangunahan niyo po kami sa muli po naming pag-aaral ng iyong salita. At sana po, Ama, ay kasihan niyo po kami ng karunungan, kakayanang maabot, matarok, malaman, maunawaan, o Diyos, ang mga bagay-bagay na sulat sa iyong salita. Panginoon Diyos, please guide us as we study words, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay po, so good afternoon po sa inyong lahat, sa ating mga viewers, kay Sister Mer Amethyst, Sister Anna Buka, good afternoon po. Okay, at ang aking anak na si Joanne na nag-check ng audio. Good afternoon kay Sister Safinel, no, sa Hong Kong, no. So itong ating mga kapatid na ito ay nasa ibang bansa. At ipag-pray po natin ang kanilang safety. Alright, so tuloy po natin ang ating mga pag-aaral pa sa banal na kasulatan. At mamaya po, hoping na magkaroon po tayo ng opportunity ng ating pong topic tungkol po sa 144,000, no? Yung 144,000, okay? Ay makuha po natin ma-discuss mamayang gabi. Apo. So, I am sharing this video and you could also share this video right now para po masamahan at magkasama-sama tayo sa discussion po ngayon, no? Okay, good afternoon kay Sister Melody din. Alright, so tayo ngayon po dumako sa Matthew chapter 15. At kung kayo po ay simula pa lamang, kisimula pa lamang sa discussion ng Book of Matthew, ay malamang na may mga bagay na hindi po ninyo maunawaan as I discuss this. Kasi po napakahalaga po ng foundation, no? Una po sa lahat, para po magkaroon po tayo ng ma-adapt tayo, no? At ma-adapt tayo sa pagtuturo dito po ngayon sa chapter 15. Ay una po sa lahat, alam po natin dapat ang reason bakit sinulat ang Book of Matthew. So, sinulat po ang Book of Matthew for the reason na ito po yung mag-i-introduce, ha, sa king. At yung king na yon, walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus Cristo, is going to be the king, okay, in his first coming is going to be the king of Israel to set up a literal, visible, physical kingdom. Alright? Now, so pagdating natin sa chapter 1, na-discuss po natin sa chapter 1, yung birth niya, ay genealogy niya, no? Then we have the birth. And then chapter 3, we have the herald of the king. Chapter 4, yung temptation ng king. Chapter 5, 6, and 7, yun yung constitution ng kingdom. Okay? Chapter 8, 9, makita natin yung ilan sa mga discussions tungkol sa kingdom. At pagdating sa chapter 12, alright, Matthew chapter 10, meron pong mahalaga ding dinidiscuss doon, yun po yung mga signs and wonders that is connected to the Messiah and to the King. Alright? Kaya nga po meron siyang mga apostles, ang ating Panginoon, preaching the gospel of the kingdom. So pagdating sa chapter 12, he was denied because these people said that Jesus Christ has the unclean spirit. No? They are saying na yung Holy Spirit na daladala ng Panginoon ay unclean spirit, no? Tinawag nga siyang Beelzebub. Now, so makita natin na pagdating sa chapter 12, nagkaroon na ng nagkaroon na ng
hindi pagtanggap, no? Rejection of the kingdom. Kaya pagdating sa chapter 13, yung kingdom of heaven, gospel of the kingdom of heaven, na pinipreach ever since siya po ay inintroduce from chapter 1 up to chapter, starting chapter 3 up to chapter number 11, makita ninyo, pagdating sa chapter 13, yung kingdom of heaven na yun, naging mystery, no? Kaya nakalagay po lahat ng mga parables doon, which is now, hindi na sa apply doon sa present situation na nandun ang ating Panginoon Jesus Kristo dito sa earth, okay? During that time, for 3.5 years. Kundi po, yung mga passages sa chapter 13, na-i-post na siya, na-apply na siya doon sa future, which is our time naman, no? So ito yung dispensation natin sa ating panahon. Yung mystery of the kingdom, yung parables na nandun sa chapter 13, na-apply na sa ating panahon. Whereas yung pong application naman ng chapter 1 up to chapter number 11, ang application nito, yung earthly ministry ni Christ. Because the purpose of the earthly ministry of Christ is to prepare the people for the coming kingdom. So sa madalit salita, sa chapter 12 pa lang, mga kapatid, ay hindi na po accepted yung offer niya na kingdom. Okay? Although, ang Panginoon ay very merciful and gracious, binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat ng mga listeners, mga Jewish people, to really understand yung kanyang message. Okay po? So, hoping na ito po ay maintindihan natin. Alright, so, tignan po natin yung mga susunod ng mga verses. Verse 1, chapter 15, verse 1. Then came to Jesus scribes and Pharisees, which were of Jerusalem, saying, okay, so itong transitional book na ito, it is dealing primarily with the Jews. Chapter 15, Christ's rebuke of religious tradition. At ito rin po yung makita natin sa book of Mark, chapter 7, verse 1 to 23. Mark chapter 7, verses 1 to 23. Then came to Jesus scribes and Pharisees, which were of Jerusalem, saying, why do thy disciples transgress the tradition of the elders? For they wash not their hands when they eat bread. But he answered and said unto them, why do ye also transgress the commandment of God by your tradition? Okay. Kung mapapansin ninyo, yung mga Pharisees, no? Sila po yung supposed to be magtuturo ng law, no? Ng commandments sa mga tao. Pero dito makita natin, si Christ ang nagsasabi sa kanila na yung kanilang tinuturo, it is no more the commandments of God, but the traditions of men. Kung ilalagay natin sa practical application natin ito, ito yung mga nangyayari sa ating panahon na ginagawa ng mga religious leaders na they are saying to the people that these are the commands of God. Pero sa totoo, walang ganon ang utos ng Diyos. Walang ganon. Na? So, ito'y pandaraya sa mga nakikinig sa mga Pharisees. Kapag they are telling the people that these are the commandments of God, and yet ang Panginoon nagsabi sa kanila, you are no more teaching the commandments of God, you are already teaching traditions, commandments of men. Okay? Kaya nga sabi niya, but he answered and said unto them, why do you also transgress the commandment of God by your tradition? For God commanded, saying, honor thy father and mother, and he that curseth father or mother, let him die the death. But you say, okay? So ito yung another statement na ginagawa ng mga Pharisees. Imbis na ituro po nila what is in the law, what is in the commandments, they are teaching otherwise. Kaya makita po natin, na mga kapatid, ang talagang pinakadelikado ng mga tao ay walang iba kundi mga religious leaders. Because people will immediately believe them, no? Madali po nila kasing paniwalaan itong mga
religious leaders sapagkat they have you know, they have the form, nasa kanila yung anyo, no, ng isang religyosong tao na siyempre maniniwala ka na kagad because he is teaching the word of God, no, bagaman yung iba po doon ay kwento na lang. Ganito pong sinasabi ng Panginoon dito sa Matthew 15 verse 4, "But ye say, whosoever shall say to his father or his mother, it is a gift, but whatsoever thou mightest be profited by me, and honor not his father or his mother, he shall be free. Thus have ye made the commandment of God of none effect by your tradition." So nawala ng halaga ang salita ng Diyos dahil sa mga tradisyon ng tao. Now, yun po, actually, ang makita po nating very clear ha, na illustration. Actually, nangyari na talaga ito, no, sa panahon ni Christ. But this illustrates what is happening in our time. Tapusin natin ha, sa verse number 7. "Ye hypocrites, well did Isaiah's prophecy of you saying, these people draweth nigh unto me with their mouth." Okay? "So well did Isaiah's prophecy of you saying, these people draweth nigh unto me with their mouth and honoreth me with their lips, but their heart is far from me." Nangyayari ba yun? Paano nangyayari yun? Dahil po sa mga traditions. "But in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men." So you will see na yung tradition are the commandments of men, not the commandments of God. So that would be a scenario, no, that will tell you what's happening in our time. Okay. To make it straight to the point, verses 3 to 9, with a cross-reference in Mark 7, verse 6 to 13, these verses are the summation of God's opinion of Roman Catholic traditions. "Every one of them is to be rejected immediately if it crosses, contradicts, denies, nullifies, or changes any verses in either testament of the Holy Bible." Kaya mahalaga po na tayo ay nagbabasa ng Biblia. Ha? Hindi lang po tayo dapat ay nakikinig. Hindi talaga ang sinye-check po natin. Kaya sabi nga ng Bible, "Examine yourselves whether you are in the faith." 2 Corinthians 13:5. So i-check po natin, sasaliksikin talaga natin ang Bible. Kasi ang Bible, ito po yung gamit natin para po malaman natin yung tinuturo ng tao ay galing ba sa isip lang niya o galing talaga sa salita ng Diyos. So, it is important to have a Bible with you. At ito, pag-aaral natin ito, mga kapatid, somehow exposes the evils of our day. Anong evils ng panahon natin ngayon? Ito, mga religious persons na ito, nagtuturo po sila ng commandments of men, at yun ay naging tradition na, napaniwalaan na ng many, many years, na i-transfer sa ating panahon. Hanggang sa panahon na ito, akala natin yun ang totoo sapagkat yun ang kininiwalaan natin way back, no, sa ating mga ninunupa. And we don't even understand na ito pala ay isang paniniwala na galing lang sa mga tao. At ito po actually ang nangyari din sa panahon ng mga Hudyo. Nang dumating ang Panginoon, napakarami pong tradisyon ang pininiwalaan ng mga Hudyo na wala po sa mismong kasulatan. So what's really happening? Una, nagtuturo ng mali, nandadaya ang mga teachers. Pangatlo, people are not checking the words of God. They are not taking into consideration kung anong sinabi ng Bible, ng Word of God, ng Old Testament. Kaya nga po, hindi na nila napapansin yung mali. Kaya what's going on? Nanatili silang ignorante doon sa katotohanan. Kaya makita po ninyo, sabi niya, "But in vain, they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men."
Kaya hindi po kagad-agad tayo na mag-a-assume, ha? Na dahil meron siyang hawak na Bible at siya ay may mga sinasabing mga rituals, mga turo, okay? At may mga pinakikita pang mga, you know, some writings, just like ang Book of Mormons. Pinakita yan, di ba? Sinasabing ito ay isa pang aklat ng Diyos. Okay? Sa mga Muslim naman, sinasabi nila yung Quran. Okay? Yan ang Word of God. Pero dapat pong tingnan natin ano ba talaga ang totoo. Una, may salita ng Diyos. Pangalawa, ang salita ng Diyos will never contradict. At pangatlo, kung ang salita ng tao contradicts the Word of God, then we must immediately reject it. Okay? Eradicate it. At manatili tayo sa pag-inginig ng salita ng Diyos at pagsunod sa salita ng Panginoon. Alright. So, that's the lesson that we can get from verse 1 up to verse number 9. Okay. Some plain talk for the corrupt leaders of those three religions. Some plain talk for the corrupt leaders of those three religions. From verse 10 up to verse 20, dito po tayo. And he called the multitude and said unto them, hear and understand, not that which goeth into the mouth defileth a man, but that which cometh out of the mouth, this defileth a man. Then came his disciples and said unto him, knowest thou that the Pharisees were offended after they heard this saying? So ano ba sinabi ng Panginoon? Sabi niya, now that which goeth into the mouth, pumapasok sa bibig. Okay. I'm sorry. Not hindi yung pumapasok sa bibig ang siyang nadidepile sa tao, sisira sa tao, but that which cometh out of the mouth, kundi yung lumalabas sa kanyang bibig ang siyang nakasisira sa kanya. Tapos sabi ng mga disciples na open daw yung mga Pharisees. Okay. Now, Jesus Christ never worried about offending anyone. You can check that in Matthew 16:23. Pagkat maging si Peter ay kanyang sinabihan na get thee behind me, Satan. So, Jesus Christ never worried about offending anyone. Anytime. No? Matthew 15:26. Sabi niya sa verse 26, but he answered and said, it is not meet to take children's bread and to cast it to dogs. Now he's talking now to the woman. So anywhere, John 18:34, kahit saan, he is not worried about offending anyone. Okay? He does not hesitate to attack faiths and religious beliefs publicly and continually. Matthew 11:27, Matthew 22:18, 29, 23, verse 1 to 39, John 3:1-10, John 4:18, verse 22, John 8:42-47, John 10:4-10, John 12:48. So Christ attacks faiths, religious beliefs, publicly and continually. The same way, itong si Paul, no? Si Apostle Paul, makita natin yun din po yung kanyang way, and he is not worried also offend anyone. Titus 1:10-14, 1 Timothy 4:1-7, 2 Timothy 3:1-13, Galatians 5:3-12. Alright. So you will see, mga kapatid, na itong sinabi ng Panginoon sa kanila, talagang ano ito? Walang hesitation yan. Diretso, no? Kung masasaktan man niya ang kalooban ng mga Pharisees, talagang gagawin niya. Kaya marami rin sa naging enemy. Okay. Si Paul po, ganun din po ang naging karakter niya. No? Yung truth ang kanyang ipinalalabas, hindi po yung kung ano yung damdamin, kung ano yung masasaktang damdamin, hindi po niya kinukonsider yun. What is important kay Paul is the truth. Okay, now, tuloy po natin Matthew 15:13 na po tayo. But he answered and said, every plant which my heavenly Father hath not planted shall be rooted up.
let them alone. Now he is now referring to the Pharisees. Let them alone. They be blind leaders of the blind. And if the blind lead the blind, both shall fall into the ditch. So yung blind dito, yung mga ignorant sa Word of God. Kahit sila naging ignorant sa Word of God because they believe the teachings of the Pharisees, yung mga traditions nila, more than doon sa commandment ng Diyos. So they became blind, they became ignorant of the truth. Now, the same way, mga kapatid, yung mga Pharisees, they're also blind. Why? Because wala na po sila doon sa truth. So, anong epekto nito? Lahat po ng mga tao na nakikinig sa mga Pharisees, sila po ay mapapahamak. Kaya yung word na ditch, that is equivalent to hell. Kaya makita po ninyo, yung pagdating ng Panginoon, apostate po ang Israel. Corrupt po ang Israel. At wala po silang tamang katuruhan because they are accepting traditions and not the commandments of men. Kaya nagalit sila kay Jesus Christ because He attacked their beliefs, He attacked their faiths. Now, kung ilalagay po natin sa practical situation ito ng ating buhay, hindi po lahat ng tao ay matutuwa sa ating pong ginagawa. You know why? Because yung iba dyan, sa ating mga sinasabi, ay laban sa kanilang nakagisnang paniniwala. Kaya nga, magtataka ka, galit sa'yo ang ilan sa kamag-anak sapagkat hindi ka na ngayon sumasang-ayon sa kanilang paniniwala. Ito po ang nangyayari sa panahon ni Kristo. Na? Nang in-expose po niya ang mga kamalian nila, they were offended. Pero sabi niya, let them alone. They be blind leaders of the blind, and if the blind lead the blind, both shall fall into the ditch. Then answered Peter and said unto him, declare unto us this parable. Tanda natin, pag may parable, may explanation ng Panginoon. Kaya nga po sa Luke chapter 16, yung rich man at saka yung si Lazarus, sinasabi ng mga Jehovah's Witness, yan daw ay parable. Hindi po ito parable sapagkat hindi na po in-explain ng Panginoon after na kanyang kuinmento ito. Pero dito niya, sabi niya, then answered Peter and said unto him, declare unto us this parable. Okay? Jesus answered, Jesus said, are ye also yet without understanding? Ba naintindihan? Do not ye yet understand that whatsoever entereth in at the mouth goeth into the belly? O yun yung parable kanina sa verse 11. Yung pumapasok, sabi niya sa bibig, ano yan? Pupunta sa tiyan and is cast out into the drop. Okay? Lalabas lang, no? Pagkatapos, punta doon sa lugar ng dumi, no? Alright? So, yung kinain mo, lalabas lang yun. Okay? But those things which proceeded out of the mouth come forth from the heart and they defile the man. So yung galing sa puso, yun ang lumalabas sa bibig. Kaya kung evil ang puso, evil ang lalabas sa bibig. Sabi niya, but those things which proceed out of the mouth come forth from the heart and they defile the man. For out of the heart proceed evil thoughts, murders, adulteries, fornications, thefts, false witness, blasphemies. Ito yung lalabas sa bibig ng tao. Now, ibig sabihin, you can check what kind of man, okay, is a person when he speaks from his heart. So kapag nagsalita siya, evil ang heart niya, evil ang lalabas sa kanyang bibig. For those things which proceed out of the mouth come forth from the heart, and they defile the man. For out of the heart proceed evil thoughts, murders, adulteries, fornications, thefts, false witness, blasphemies. Kaya nga po, na-influence ang iba sapagkat yung evil na tao, nagsasalita siya mula sa kanyang puso.
At dahil sa sinasabi niya, may mga nakikinig at may mga naniniwala. These are the things which defile a man, but to eat with unwashed hands defileth not a man. Tama nga po, no? Papasok lang sa kanyang bibig, sa tiyan, ilalabas lang. Pero kapag ito'y galing sa puso, yun ang nagde-defile. Yun ang sinasabi ng Bible na idle word that proceeded out of the mouth of man. Yun ang i-judge ng Diyos. Okay. Now, another warning that Gentiles are about to get into the commonwealth of Israel. Now, tandaan natin, during the time of the book of Matthew, ang dealing lang po ay sa Israel. Actually, ang salvation para sa Israel lang. Di ba, millennium muna, no? Kasi millennium na ito kung tatanggapin nilang Panginoon. So, sino talaga ang magiging top dog na nation? And that is Israel. So, Israel now will be the center of worship. Siya magiging center ng government. Okay? Pupunta ang tao doon sa Israel. At yung mga Jews will become the teachers of the world about the true God and about the commandments of God. Okay? Now, because they have rejected Christ, itong program na ito, hindi po ito natuloy. So, nai-transfer ngayon ang program sa panibagong program, which is getting the Gentiles saved through gospel, through the gospel of what? The grace of God, not the gospel of the kingdom anymore. Okay. Verse number 21 up to 28. Ito rin po yung makikita sa Mark 7, verse 24 to 30. Mark 7, verse 24 to 30. Verse 21, then Jesus went thence and departed into the coast of Tyre and Sidon. And behold, a woman of Canaan came out of the same coast and cried unto him, saying, Lord, have mercy on me. O Lord, thou son of David, my daughter is grievously vexed with the devil. But he answered her not a word. And his disciples came and besought him, saying, send her away, for she crieth after us. But he answered and said, I am not sent unto the lost sheep of the house of Israel. Then came she and worshipped him, saying, Lord, help me. But he answered and said, It is not meet to take the children's bread and cast it to dogs. And she said, truth, Lord, yet the dogs eat of the crumbs which fall from their master's table. Now watch out, verse 28. Then Jesus answered and said unto her, O woman, great is thy faith. Be it unto thee, even as thou wilt. And her daughter was made whole from that very hour. So ito ay isang Gentile woman. Ang Gentiles po kasi sa first coming ni Christ, wala siyang program doon yan. Program niya kasi mga Hudyo. Pero ito kasi yung babae, dahil sa meron siyang anak na vex with evil spirit. Okay? So, pumunta siya sa ating Panginoon at siya humingi ng tulong. Actually po, dahil po sa dispensation ng Israel po, ang siyang talagang priority, nireject po yung kanyang prayer request. Ha? Sabi niya, he answered and said, I am not sent, but unto the lost sheep of the house of Israel. So, doon lang po siya sa Israel. So, hindi makakapasok ang Gentile sa program niya, no? Program ng Panginoon. But he answered and said, it is not meet to take the children's bread and cast it to dogs. So, tinitingnan po natin dito kung ano yung position ng mga Gentiles sa kingdom. Ang position ng mga Gentiles sa kingdom, they are what? Dogs. Alright? At yung mga Hudyo, sila yung children. Pasinin ninyo, paano ang pagtanggap ng babae doon sa teaching nito, dito sa doctrine nito? Anong pagtanggap ng babae dito? And she said, truth, Lord,
Yet the dogs eat of the crumbs which fall from their master's table. So tinanggap niya katotohanan, outside sila sa commonwealth ng Israel. You can check that in Ephesians chapter 2 verse 12. Outside ang Gentiles sa Israel. So truth, sabi niya, totoo, Lord. Yet the dogs, yung mga Gentiles, eat of the crumbs which fall from the master's table. Ibig sabihin, yan po yung sobra-sobra na ibibigay ng Panginoon sa mga Hudyo na extend niya sa labas at ang naghihintay mga aso, mga Gentiles. Tinanggap po niya yung idea na yun. Yun yung time ng dispensation ng kingdom. Now, pansinin ninyo ha, sinagot ng Panginoon, bagaman hindi po niya program ang mag-extend ng tulong sa mga Gentiles. Pero ang babaeng ito, meron siyang great faith. Yung great faith na yun, iniwala siya sa doctrine ng ating Panginoon Jesus that He came for the lost sheep of the house of Israel, and He and she, as a Gentile during the time, na humingi siya ng mercy, ay talagang she is asking God to extend His mercy to those that will not receive mercy. Ganon ka-merciful ang Panginoon. Alright? Para bang nangyari dito, parang for the meantime, lumabas si Christ sa dispensation, okay, and at tinulungan niya yung Gentile, then after helping the Gentile, bumalik siya doon sa dispensation na Hudyo lang ang kanyang i-detail. Now, sinagot ng Diyos, ng ating Panginoon, ang panalangin. Then Jesus answered and said, after, O woman, great is thy faith. Hindi lang niya sinagot, kung hindi po nagkaroon ng, na kinomend niya ang pananampalataya ng ulpay. And today, even as the wealth and her daughter was made whole from that very hour. Okay? So, Gentiles po yun, ha? Hindi dumating si Christ para sa mga Gentiles. He came to the Jews. And yet, He answered the request of the woman. Okay? So, ngayon, another thing about this, ay makita po natin that God is now giving the hint to the readers of the Bible, especially it's a book of Matthew. When they reach Matthew 15, it gives them the hint that God is now going to another program. He's now extending His grace to the Gentiles. Okay. So through this story, we can understand now that the next program of God will be to the Gentiles. Okay, verse 29 up to 31. This is also comparative sa Mark 7, verse 31 to 37. And Jesus departed from thence and came nigh unto the Sea of Galilee, and went up into a mountain and sat down there. And great multitudes came unto him, heavy with them those that were lame, blind, dumb, maimed, and many others, and cast them down at Jesus' feet, and He healed them. Lahat po sila. So, itong healing na ito, kinokopya ito ng mga charismatic ngayon eh, no? Nag-heal sila ng mga sakit. And they are making this as a proof text. Pero, ang doctrine po nito, kapatid, kung bakit po nag-heal ang Panginoon sa panahon na yon, ay sapagkat siya po ay isang Hudyo na magbibigay ng sign sa mga kapwa niya, Hudyo. Because, sabi ng 1 Corinthians 1:22, the Jews require a sign. So, kung siya talaga yung Messiah, then, meron siya talaga daladalang sign. Sapagkat ang nation Israel, in Exodus chapter 4, they started with a sign. Kaya, pagka Israel ang pinag-usapan, yung healing, yung wonders, yung speaking in tongues, involved po dyan sa mga Hudyo. Okay? Pero ginawa ng mga charismatic ngayon, kinuha nila yon, nakala mo sila'y totoo sapagkat they are healing people. Which is, hindi inutos ng Diyos sa program natin, ha? Sa program natin, sa panahon ng Christian age,
na kumbinsihin ang tao sa pamamagitan ng healing. Ang pag-convince ng tao, sa tao ngayon is through the preaching of the Word of God. Through the preaching of the Word of God. Through the preaching of the Gospel of Grace. Through the preaching of the death, burial, and resurrection of Christ. Not healing. Not healing. Diyan po nagkamali ang mga charismatic. Okay? So 31, kaya nga hindi nila magawa yung complete healing eh. Pagkat hindi naman talaga programa ng Diyos o programa ng mga charismatics. Verse 31, in so much that the multitude wondered, when they saw the dumb to speak, the maimed to be whole, the lame to walk, and the blind to see, and they glorified the God of Israel. Now of course, kaya nila ginuli pa yung God of Israel, hindi pa nila lubos ang kilala yung kanilang pangarap. Some of them don't believe that He is God manifested in the flesh. Kaya ang glorification nila doon pa rin sa langit, mantalang meron din siyang may Diyos na nandito sa lupa, at yun ay walang iba kundi ang Panginoon. Okay. Okay, the feeding of the 4,000. Okay, comparative po ito sa Mark 8, verse 1 to 10. So we can read also Mark chapter 8, verse 1 to 10. Makita po natin the same situation, scenario, story. The feeding of the 4,000. Verse 32. Then Jesus called his disciples unto him and said, I have compassion on the multitude because they continue with me now 3 days and have nothing to eat. And I will not send them away fasting, lest they faint in the way. And his disciples say unto him, when should we have so much bread in the wilderness as to fill a great, to fill so great a multitude? And Jesus said unto them, how many loaves have ye? And they said, 7 and a few little pieces. So ito na yung second time, no? Sapagat dito po, 7. At ang alam natin, ang loaves na ginamit nung una na binanggit ni sa John chapter 6 ay 5 loaves. Ito 7 and a few little pieces. So doon sa isang istorya naman, yung salad na nagbigay siya ng 2 pieces. And he commanded the multitude to sit down on the ground, and he took the 7 loaves and the fishes, and gave thanks, and break them, and gave to his disciples, and the disciples to the multitude. Okay? San po sila dinala? Okay? Nakalagay dito, hindi po wilderness, no? Wilderness po, doon sila dinala. The same wilderness din naman yung isa. Desert naman yung isa, no? Verse 35, and he commanded the multitude to sit down on the ground. And he took the 7 loaves. Okay? Yung isang istorya, grasi, ang kanilang pinagupuan. Dito, the multitude sit down on the ground. And he took the 7 loaves and the fishes. Alright? And gave thanks and break them. And gave to his disciples and the disciples to the multitude. And they did all. Okay, round out. Round natin yan. Okay? Alright, underline that. All eat. Sipin mo, lahat kumain, ha? And they did all eat. A multitude dito. Ha? 4,000. And they did all eat and were filled and they took up of the broken meat that was left. 7 baskets full. So yung nakaraan po, 7 at 12 baskets. Ito naman po, ang fragments, yung sobra, 7 baskets full. And they that did eat were 4,000 men beside women and children. So more than 4,000 pula. Ito, no? Dami. And he sent them away, the multitude, and took ship and came into the coast of Magdala. So pagyari po na pinalis, pinauwi ang mga multitude, okay, he took ship, makaisa sa barko, and came into the coast of Magdala, so he might cross the other side, no, ng karagatan. So you will see na, mga kapatid, na itong kwento sa buhay ng ating Panginoon
ay umiikot lang sa mga lugar na malapit sa karagatan, sa desert places, sa common people, by way, amen? At of course, sa mga religious. Kasi nga, na-attract na ang tao sa kanya eh. So that includes all the people, no? Isakit, normal na tao, religious people, government, no? Na-attract sa kanya because multitude na pong sumusunod sa Panginoon. At ito po yung makita natin, mga kapatid, na this is something that we have to understand. Nung panahong dumating ang Panginoon, naka-veiled siya sa flesh. Hindi po maunawaan ng tao kung ano talaga yung kanyang plan until sila po ay nakinig talaga. And the result of their reading or their hearing is that they responded well. Kaya lang, hindi po lahat ay nagkaroon ng interest kay Kristo. Sapagkat yung ilan po ay nahimok, nakuha po ng mga Pharisees. Because, tanda natin, they've been there before Christ. Kaya, nandun po sila and they have, di ba, influenced the people so much with their traditions. Alright, so yun po. Maraming pong salamat, mga kapatid. Napakaganda po ng ating naging discussion ngayon. At babati lang po ako sa ating mga listeners, amen, sa ating mga patuloy na sumusunod sa ating Bible study, okay? Kay Sister Mer, praise the Lord, or Sister Mer, Amethyst. So we have Sister Anna, Sister Joanne, Sister Sapinel, okay, Sister Melody, amen. At hopefully na naging maliwanag po sa inyong lahat. Brother Magnon, the street preacher. Saliano Rose Gonzalez Nicolas, amen. Sister Annalisa Valete, praise the Lord. At siya po ay nakasama natin ngayon. Sa Switzerland po siya. Amen, amen. JC Pascual Tabigne, salamat sa pag-attend, sister. Alright. Elisha Piandong, and amen, and who else? Nandito. Okay. So, may ilan po pa. Amen, thank you, Lord. Ellie Jane Boje. And, okay, so yan po yung nag-comment ngayon. Alright, salamat po, at magandang hapon po sa inyo lahat. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa katagumpayan ng aming Bible study. Ugat salamat po, Ama, sapagkat may mga ilan na sumubaybay, sumunod, at naging kasama sa Bible study ngayon. Lord, tulungan niyo po kaming patuloy sa aming pong kalusugan na patuloy niyo po kami bigyan ng lakas, kakayanan na gawin ang mga bagay at ang biyaya mo, Diyos, ay patuloy na igawad mo sa aming buhay, kapatawaran sa aming mga kasalanan, paglilinis sa aming puso at isip. Panginoon, just protect us from the evils of this world. And also, Lord God, kumakalat na virus. And protect niyo po kami, Ama, sa mga bagay nito. Salamat po sa lahat. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa aming buhay. In Jesus' name. Amen. Okay po. God bless po. And see you again mamaya pong gabi para po sa ating Real KJB Believers. Okay po. Amen, amen.